Yun, magandang araw mga kabarangay. Nandito ulit ako si Sir Pops ninyo, making another science video. So malapit na matapos yung ating third quarter. Kaya last 2 weeks na lang o last 1 week na lang, fourth quarter na. So ito pong natitira nating dalawang LAS or learning activity sheet. Dalawa po siya, no, para sa isang linggo lang na gagawin ng mga bata. Medyo nagka-problema kasi kami sa school. Kaya medyo hindi na sabay sa schedule. So anyway, punta tayo dito sa quarter 3, week 6.1. So kung bago ka pa lang po sa channel ko, at kung ikaw ay isang grade 10 student, marami kang matututunan dito, no? So please don't forget to subscribe to my channel, Sir Pops TV. Ito siya. Marami siyang science videos na laman na puro sa grade 10. So please hit this subscribe button and click all. Click all po tayo para updated po kayo sa lahat ng video na lumalabas sa channel na to. Salamat po. Okay, let's start. Now the title of our learning activity sheet is Adaptation and Survival in a Changing Environment. So remember na yung last natin, yung pinakahuling last na ginawa natin is the occurrence of idea of evolution. Ito po yung pinakahuli. Quarter 3, 5.2. Week 5.2. So, ito siya. Ito yung pinakalast na ginawa natin. So, occurrence of the idea of evolution. So, dito lumabas yung concept ng evolution sa pamamagitan ni Jean-Baptiste de Lamarck and also Charles Darwin. So, meron po tayong LAS niyan doon. Okay? Now, next natin is this one. Adaptation and Survival in a Changing Environment. So, introduction natin. Learning how biodiversity can influence the stability of an ecosystem is vital. Also, becoming aware of the different human activities that have both positive and negative impact on the environment is also essential for longevity. Would you like to help protect and conserve the biodiversity you have in your community? So, in this LAS, we are talking adaptation and survival in changing environment because we are going to talk about biodiversity, no? The diversity of the species that we have. So, you will learn that these species do not only provide balance in the ecosystem, but their diversity boosts ecosystem productivity, where each species, no matter how small, all have an important role to play. For example, a larger number of plant species means a greater variety of crops. Greater species diversity ensures natural sustainability for all life forms. So dito kasi sa ano, sa kadalasan kasi nangyayari sa mga gubat natin, problema na to dati pa, no? Yung nakakalbo yung kagubatan nyo, yung nasisira yung mga ilog, nasisira yung mga coral reefs sa dagat. So, ang nangyayari, yung mga klase ng isda, klase ng mga hayop, klase ng mga halaman, na mabawasan yung types, no? So, dito, pinapaalala sa atin ng LAS na to that we need to take care of our natural environment. Ang MELC natin is Explain How Species Diversity Increases the Probability of Adaptation and Survival of Organisms in Changing Environment. So, ipapaliwanag dapat ng MLC na to na paano ba nakakatulong ang pangangalaga sa kaligasan para magkaroon tayo ng maraming iba't ibang klase ng hayop o halaman. So, dito, number one, objective. Determine how plants and animals adapt to their environment. Explain how species diversity increases the probability of adaptation. Differentiate the three values of the species. Provide examples of the species that belong to the different categories of values. So, dito lang sa determine how plants and animals adapt to their environment. So, dito, titingnan natin kung paano nakaka-survive ang mga halaman, mga hayop sa kanilang environment. So, number two, explain how species diversity. Pag sinabi natin species diversity, ito yung pagkakaroon ng iba't ibang klase ng species, no? Mula sa halaman, mula sa insekto, pupunta sa tao, sa iba't ibang klase ng hayop. Increases probability of adaptation.
na ano yung tatlong uri ng value ng species. I-discuss natin yan mamaya. Provide examples of the species that belong to the different categories of values. Now, let's have the activity number one. What is my secret? What is my secret? Kasi, susubukan nating alamin. Try to identify the adaptation characteristics of the following organism. So, dito, susubukan yung alamin kung paano ba nakaka-adapt yung mga organism na ilalagay natin sa baba, sa table na to. Ayan. So, for example, octopus. Ang octopus, ang sekreto niya is kung paano siya nabubuhay ng matagal is that it secretes a dark-colored ink or substance to confuse or blind an attacking predator. So, sa pamamagitan ng paglalabas niya ng mga ink, ng dark-colored ink, naiiwasan niya yung mga predator na gustong kumain sa kanya. So, in that case, pag hindi siya nakain, makakapagparami siya. No? Ganun yung sinasabi nating halimbawa. Now, dito, grade 10 students, kung wala kayong idea, itry nyo i-research. Halimbawa, ang kuliglig, paano ba siya nagsusurvive? Anong sekreto niya? Bakit siya nabubuhay? Nabubuhay. Yan. At nakakapagparami. Ang amamanggi or salagubang, ano ba ang sekreto ng salagubang? Bakit siya nabubuhay? Try nyo itong i-research sa internet. Ang oregano, what is the secret of oregano? Bakit siya dumadami? Ito, may tanim ako nito sa bahay, no? So, isang ugat lang niya. Yung puno niya, yung halaman na yan, isang halaman lang. After a week, marami na siya. No? Ano kaya ang sekreto nun? Makahiya. Ano ang sekreto ng makahiya? Kung bakit siya tumutubo o nabubuhay? Ang baboy. Yan. This is the basic, no? Ano ba ang sekreto ng baboy kung bakit siya nabubuhay ng matagal? Or kung ang iniisip natin ay yung mga inaalaga ang baboy, ang baka isagot dito ng mga estudyante kasi pinapakain siya ng nag-aalaga sa kanya. But anyway, hindi po ganun yung ibig sabihin natin dito, no? So, ang minimin natin na baboy dito is yung wild boar. Yung makikita mo na gumagala-gala sa gubat. Yan. Number 2. So, sana masagot ito ng mga bata. True research. Activity number 2, how do I adapt? To fill out the table by writing your idea or knowledge on how they live or adapt or even survive in their environments. This can be based from what you hear in day-to-day conversation or from advertisement on television. So, write your answer on the answer sheet. Nakalimutan ko ilagay. So, dito, ganun pa rin. Research lang kayo. Ayan, bats. Paano ba nabubuhay ang bats? Ang clownfish, ang deer, ang humans. Ayan. How they adapt or survive. So, hindi ko na kayo bibigyan ng bonus dito para magkaroon naman tayo ng konting effort sa pagsagot. Now, so itong first two natin, activity 1 and 2, sinasagot niya yung objective number 1. Okay? Now, so activity number 3, what is my value? So dito, study the figure below showing a picture of a garden. Your task is to list down organisms that can be possibly found in that area and describe the value of each organism. Classify the value by putting a happy face on the space under the correct column, maximum 4 species only. Ayan. 1, 2, 3, 4. Now, birds. So, dito, ang ilalagay nyo, halimbawa siya. Birds natin, ang ginagawa ng bird ay maintain food chain balance. So, that's correct. No? So, ano ba siya? Indirect value. Ang kanyang value is indirect economic value. Kasi hindi naman natin siya pwedeng gamitin economically. So, pag sinabi kasing economic, pwede natin siyang gamitin o pagkakitaan. No? Ayan. So, bigyan ko kayo dito ng halimbawa para magkaroon tayo ng aesthetic value. So, dito, gumamela plant o gumamela flower. So, anong kanyang value? Nagpapaganda siya ng kapaligiran. Okay? It adds beauty to the environment. So, ang kanyang value ay aesthetic value. Okay? So, baka ang ilagay nyo, ano ha, puro uri ng bulaklak, o baka puro ibon yan, o yung isda, yung ano yan, ano yan, pwede ba natin yung pagkakitaan, direct economic value, indirect economic value, pwede natin siyang pwede natin siyang pagkakitaan indirectly. Activity number 4.
Think of the different organisms or species that are found in your area or community. List them down and categorize each according to valuable, important, and non-valuable, not important. Fill out the table below in categorizing them. Write at least 10 organisms for each category. One is done. So dito, tatlo lang ang ilalagay nyo. Hindi 10 ha, tatlo lang. 3 organisms lang. Okay? So meron na tayo dyan. Now, valuable. Ano bang isip kayo ng halaman, hayop o halaman na valuable sa lugar ninyo? Okay? Tapos, mag-iisip din kayo ng hayop o halaman na non-valuable sa lugar ninyo. So, ang tinutukoy natin dito is living things, ha? Kasi nasa biology pa rin tayo. So, living things ang tinutukoy natin dito. Ayan. So, may example na. Kayo na bahala susunod. Now, let's have this analysis. Ito yung bago. No? Sa mga nakaraang LAS natin, hindi ako naglalagay ng analysis, pero ngayon lang. Okay? Based on activity 1, dun sa activity 1 na ginawa niyo. Based on the task, how would you define behavioral, structural, and physiological adaptation? Behavioral, structural, and physiological adaptation. Ano ibig sabihin yan? Dito, sa activity number 1. Behavioral, structural, and physiological adaptation. Now, with the best of your knowledge, answer this. How do plants and animals adapt to their environment? Ayan. So, pag-iisipan niya talaga itong mabuti. Actually, yung question is basic question lang, no? Iisipin mo lang kung paano. Based on activity number 2, were you able to see those organisms in real life? How were you able to know how each copes or adapts in their environment? Which of those can also be found in your area or locality? If none, can you cite or name some plants and animals that can only be seen in your community, and what are those? So, sasagutin niyo ito number 2. Sa mga estudyante ko, grade 10 ha, so ito pong analysis natin, magiging performance task po ninyo ito. Ha? So, pag wala itong sagot, wala kayong performance. Kasi mas ano to eh, mas kailangan nyo ng pagtuunan ng pansin. Based on activity number 3, which species have direct and indirect economic value and aesthetic value? Are they all important in our ecosystem? Why? Ayan. Based on activity number 4, after doing the activity, kindly answer the following question. Your responses to this can be based on what you hear in a day-to-day conversation or from advertisement on television. What were your basis in categorizing the species or organisms you listed down? Do you think you were able to categorize them correctly? Why and why not? How did you arrive at the judgment or idea that a certain species or organism should be classified as valuable, important, or non-valuable, non-important? Okay. So, sabi ng mga estudyante ko, mahirap daw. Mahirap yung may nag-PPM sa akin. Mahirap, sir, yung last. Kasi nga, ang nakikita nila is puro activity. Nasa dulo o nasa baba yung tinatawag natin na topic or idea. So, if they are going to write this or read this one very carefully, basahin nila to ng 3 beses, 4 beses. I'm sure they will be able to understand what I am trying to tell them. So, topic natin, biodiversity is a term that describes how varied living things are in specific area. So, etong biodiversity, dito pa lang maintindihan mo na kung ano ibig sabihin ng biodiversity, no? Variety of living things in a specific area. Kung maraming living things or living organisms sa isang area, ibig sabihin, ang lugar na yon ay biodiversity. Species diversity is defined as the number of species and abundance of each species that live in a particular location. The number of species that live in a certain location is called species richness. If you were to measure the species richness of a forest, you might find 20 bird species, 50 plant species, and 10 mammal species. Baka isipin ng mga estudyante, no? Ang zoo. Zoo. So, may mga puno sa zoo, may mga hayop sa zoo. So, pag sinabi natin biodiversity with species, so malayang nakakagalaw ang mga hayop at nag-undergo sila sa food chain. Abundance, the number of individuals of each species. For example, there might be 100 mountain beavers that live in a forest.
You can talk about species diversity on a small scale, like a forest, or on a large scale, like the total diversity of species living on Earth. Structural adaptation are the physical features on an organism that help it survive in its natural habitat. Structural adaptation. Ayun na, yung kanina. Physiological adaptation are internal systematic responses to external stimuli in order to help an organism maintain balance or homeostasis. Behavioral activities, adaptation are activities that an organism does to help it survive in its natural habitat. Now, the value of the species can be divided into various categories. At ano yung mga value-value natin? For example, direct economic value. For example, some medicines being used today have formulations extracted from the plants and animals. So, ito yun, no? Meron kang direktang pakinabang sa hayop o sa halaman. Indirect. For example, certain species maintain the chemical quality of natural bodies of water, prevent soil erosion and floods, cycle materials in the soil, and absorb pollutants. For example, ang mga dahon sa puno. So, wala tayong direktang pakinabang, pero meron tayong indirect economic value sa kanila. Kasi sinisipsip nila yung mga dahon natin na carbon dioxide sa paligid. For example, meron isa pa, yung mga puno. It prevents soil erosion and floods. No? Ito yung mga indirect economic value na tinatawag. Pag aesthetic value naman, a lot of species provide visual or artistic enjoyment. Yung nag-i-enjoy ka, nagagandahan kang tingnan yung isang hayop o halaman. Like a forested landscape, the calming beauty of the natural park, or they may use for spiritual meditation like the prayer mountain. Now, application. Have you visited some of the Bicol's tourist spot? Now, Bicol po ang ginamit kasi nasa Bicol kami. Kung dear teachers, kung gagamitin niyo po itong last, palitan niyo po yung ano, yung ito, no? Sa region niyo po ilagay. Tourist spots, Mayon Volcano, Cagsawa Ruins, Kalanay Falls, itong Kalanay Falls in Palanas, nilagay ko lang siya ulit. Dinagdag ko siya. Buntod Reef in Masbate and others. It's magical creation of nature. Now, the question is, how can you protect and conserve its diversity and ecological integrity? Basic question needs a basic answer, mga grade 10 student. Wala pong mahirap dito sa LAS na to. Just provide the necessary answer. So, ito na po, no? So, maybe later or sa mga susunod na araw, i-upload ko naman yung 6.2. Ito siya. Population growth and carrying capacity. Ito na po yung pinakahuling LAS topic para sa quarter 3, no? Ayan po. So, see you po dyan. Magkita-kita po tayo dyan. So, kung hindi po kayo nakasubscribe sa channel ko, please do so. Subscribe to my channel ulit para updated po kayo sa lahat ng videos na lalabas sa channel na to. So, yung mga shoutout ko lang po yung mga teachers na naghahanap ng LAS para sa fourth quarter. Maybe sa mga susunod na araw, i-upload ko na rin po yung fourth quarter LAS. Isasama ko siya, incorporate ko siya sa video sa baba. Tingnan nyo lang po dito, kagaya nito. Ayan. Google Drive, i-upload ko siya. Grab a copy na, makikita nyo po yan dyan. Pag nagustuhan nyo po yung LAS, pa-PM lang po. Magpapasalamat po ko sa inyo pag nagustuhan nyo yun kasi nakatulong ako sa inyo. So, maraming salamat po. Keep watching, keep learning. Huwag pong kakalimutan mag-enjoy habang nag-aaral. See you on my next video. Thank you!